Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. So yun ang paksa. Andito na ba yung ano? Yung nandiyan na, nandiyan. Padiskusyon natin. Padiskusyon po. Nandiyan na, Pastor. Sige, ikaw ang magbigay hudyat kung i-start na ba tayo ano. Okay. So start tayo mga bro. At ika, paano ko pala maisi-share din ito? Pastor, nasa ano, nasa Russia TV, Pastor. Nandun. Okay, Russia TV. Sige. Tingnan mo. Saglitin ko muna sa Russia TV. Sige, Pastor. Habang nag-i-intro ako, Pastor. Okay, so hello, hello and welcome mga kapatid sa Russia TV. Kasama natin ngayon ang Punto por Punto. At iba pang nagla-live streaming ngayon mga kapatid. Ang date ngayon ay November 25, 2023. Saturday mga kapatid, meron tayong debate na magaganap ngayon. Ang topic ay patutunayan ko na si Cain ay hindi anak ni Adan mga kapatid. So ang ating affirmative si Pastor Valer ng End Time Church mga kapatid. At ang negative naman si Brother Yasumar ng Roman Catholic Church under dito sa Punto por Punto mga kapatid. So before natin start ang ating debate, syempre gusto ko muna ng i-ano natin yung ating mga rules, no. So meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, same din yan sa rebuttal, 10-7. At meron tayong 5-minute na conclusion, mauna ang negative, mahuhuli naman ang ating affirmative. Ang rules na gagamitin natin dito sa Russia TV, ang lahat ng sagot, rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay closed-ended or open-ended question at yung ating categorical question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question mga kapatid. So rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng noun or pangalan, kung ano, yun yung mga dapat nating isagot, no? Kung saan, lugar or kung ano pa man yan. So rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali, at doon sa first cross, kung tinatanggi niya na nilatag niya yan at sasabihin niya na hindi ko sasagutin yan, sa rebuttal na lang, eh automatic next question lang. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan na sunod na objection. Tapos no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang any na atake na pumapantukol sa physical na itsura or doon sa ating mga katunggali. So
kasama na din doon yung pagmumura, pero labas noon okay pa yan sa akin, mga kapatid, ha. So kasama na dito yung out of topic, syempre. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko, hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig doon sa mga challenge question ninyo. Rule number 10, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Store? Hello, Pastor Val? Oh, yes, oo. Okay. Sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes po, Brother Rush. Okay, so yun yung ating confirmation. Pero bago natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko munang magpakilala ang dalawang panig at ano yung inaasahan nila sa gabing ito. So unahin natin ang ating afirmatibo. Pakilala ka, kapatid. Okay, magandang gabi. Nga pala si Brother Val Polanco sa panig ng End Time. At bumabati po ako ng magandang gabi, lalo na sa mga sumusubaybay. At dito rin sa Punto por Punto. At ganun din sa ating moderator, si Russia at sa Russia TV. At nawa ay marami kayong makuha na maidadagdag ninyo sa inyong mga pag-aaral sa debating ito. Ako po ay nasa affirmative side, na dito patutunayan natin na mga puntusan na si Cain ay hindi anak ni Adan. Gagamitin rin natin ang mga talata para ito ay makita natin na kung anak nga ba siya ni Adan o hindi anak ni Adan. Kaya nasa pagtitindig po tayo na si Cain ay hindi anak ni Adan. So, ayan na, babalik ko na po sa ating moderator. Okay. At syempre, pakilala din natin yung ating negative. Bro. Wala ka audio. Yan, maraming salamat, Mr. Moderator. So good evening, mga kapuntos, no, Brother John Ray, ang inyo pong palaging nakakasama gabi-gabi, no, dito po sa Punto por Punto. So ang inasahan po natin sa debating ito ay siyempre kaliwanagan, no, sa kung ano mang issue ang pag-uusapan, na ay magkaroon ng linaw sa bandang huli at matiwasay, maayos, at naway na ayon talaga sa temang pag-uusapan ang debate ngayong gabi nito. Yan lang at maraming salamat. God bless us all. Okay, so sa mga audience yan, please share yung ating live streaming dahil marami tayong matutunan ngayon, mga kapatid. At this is a unique, hindi ko pa nakitang nag-debate ito sa mga formal. At I hope marami tayong matutunan. So again, ang topic na patutunayan ngayon ay patutunayan ko na si Cain ay hindi anak ni Adan. Bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag, Pastor Valer ng End Time Church. Your time start now, bro. Okay, maraming salamat, Brother Russia. At sa gabing ito ay isang kaluguran na karoon na lang kadisyon dito sa paksaan na ito. At muli ang inyong kapatid, Brother Val ng End Time. Dito po sa presentation natin, bibigay po tayo ng mga puntusan bilang mga ebidensya natin, ano, na sa Genesis kasi nagsimula ito, na kung saan sa Genesis chapter 3 na binabanggit natin, ano, noon nagsimula ang lahat ng ito. So dito po sa presentation natin, bibigay po tayo ng mga ano rito, mga pahayag, ano, na bakit sinumpa ng Diyos ang reproductive system ni Eva? Di ba? Kasi bago ipinanganak si Cain at saka si Abel, bago nagkakilala si Adan, eh yan muna ang ating bibigyan ng pansin, ano? Bakit sinumpa ng Diyos ang reproductive system ni Eva? Dahil sa kanyang kasalanan, ano? Sa pagkakasala nila na yung pagkain ng prutas na ito, ng bunga na ipinagbabawal ng pagkaalam na mabuti at masama, at
may alam natin sa Biblia, dapat kung ano yung nagkasala, yun ang parurusahan. Di ba? Ganun naman talaga sa atin eh. Pag sa batas, kung ano yung nagkasala, ano yung pinagkasala mo, doon ka dapat parusahan. Kasi sa batas, mayroong tinatawag na yung parang mata sa mata. Di ba? Ngipin sa ngipin. O kung ano yung kaparusahan, yun talaga. So dito, napansin natin ano, na hindi po yung digestive system ang isinumpa o pinaparusahan na magkakaroon siya ng kahirapan si Eva, no? Kundi yung kanyang reproductive, yung kanyang sistema ng panganganak. Ayan, isa yan sa mga tinitignan natin dyan. Kaya dito nakita natin na nasangkot yon sa kasalanang ginawa ni Eva, no? Kaya dito napapansin natin na nagiging malinaw ito na alam natin kung ano ang reproductive system ng babae, yung kanyang dinatawag nating sinapupunan, di ba? Kung saan nagkakaroon ng bata. Di ba? Katulad ng ating kamay, pag yung kamay natin ang nagasgasan, binibendahan natin. Di ba? Ganun din naman sa Genesis, sa Eden eh. O kung yung bibig ang nagkasala, dahil sa salitang pagkain ng prutas, ubunga, dapat yun ang dapat tinarget ng Diyos. Dito, mapapansin pa natin mga kapatid na hindi talaga yung bibig, no? Ang nagkaroon ng problema dito dahil hindi yun ang nagkaroon ng kahirapan. Mapapansin natin na sinabi pa rito ni Eva, nasabi ni Eva, no? Niloko ako ng ahas. No, niloko siya ng ahas at kumain siya. Alam niyo mga kapatid, yun ang nangyari diyan eh. Niloko siya ng ahas, dinaya siya. At alam natin, sabi niya, the serpent beguiled me. Siyempre, pag lulukuhin ka, hindi niya paalam sa iyo na lulukuhin ka niya, di ba? Hindi niya papaalam yon. Kaya dito, mapapansin natin mga kapatid na nalinlang siya rito. No, at nalinlang siya, yan yung ating nababasa, na nalinlang siya ng isang bagay. Tignan natin muna yung spiritual dito para makapunta tayo sa literal na binhi. Sa spiritual, mga kapatid, mapapansin natin sa 1 Corinto 11:2-3. Ganito ang mababasa natin sa Corinto, di ba? Binabanggit ni Apostol Pablo doon na sabi niya, ako'y naninibugho sa inyo na may makadiyos na paninibugho. Ibig sabihin, pagsiselos. Sabi ni Apostol Pablo, bakit mga kapatid? Sapagkat sabi niya rito, sapagkat kayo ay inihaharap tayo ni Apostol Pablo bilang asawa. Ihaharap tayo bilang asawa kay Kristo. Spiritual to. Ibig sabihin, kung ang spiritual, mananatili kang birhen sa spiritual para kay Kristo, pag ibinaba natin sa literal, meron palang nawala rin kay Eva. Diba? Kasi actual naman talaga, hindi naman lalabas si Cain, hindi lalabas si Abel kung wala talagang actual na talik. Kaya pag nakita natin sa spiritual, bakit sinasabi ni Paul na kailangang manatiling birhen ang iglesia rito o yung mga believers sa spiritual na huwag kang mapasukan, huwag kang magalaw ng ibang lalaki, huwag kang huwag malagyan ng ibang binhi ang sinapupunan mo, dapat manatili kang birhen. Diba yun ang sinasabi ni Apostol Paul dito? Na sinasabi niya na maging malinis ka. Pag ang isang babae malinis yan, o kaya may asawa talaga siya, hindi pwedeng papasukin ng ibang binhi yung sinapupunan niya. Hindi siya pwedeng magpagalaw sa iba. Diba? Kasi yun ang literal eh. Ang literal niyan, kung malinis kang babae na nanatili ka na tapat sa husband mo, walang ibang binhi na papasok sa sinapupunan mo. Kaya itinaas ni Paul sa spiritual eh. Kaya ang sabi rito ni Paul, na maiharap kita bilang isang malinis na birhen kay Kristo. Ngunit natatakot ako baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ahas si Eva. Tignan nyo, ibinaba ni Paul doon kay Eva sa Eden. Ang sabi ni Paul, kung paanong dinaya ng serpent si Eva. Diba? So nakita natin yung spiritual at saka yung actual na kaganapan, yung literal, ay talagang pwedeng magtali ito. Kasi babae si Eva eh. Nadaya talaga siya, nalinlang siya rito. No? At sabi ni Paul, dapat ganun din daw na manatiling birhen ang iglesia na huwag may mga gumalaw sa'yo.
o kaya pasukan ka ng ibang binirito. Kaya ang sabi niya, ngunit natatakot ako na baka sa anumang paraan kung paanong dinaya ng ASI Eva sa pamamagitan ng kanyang katusuhan ay masira ang inyong pag-iisip mula sa kasimplihan kay Kristo. O yan, nakita natin mga kapatid yung statement ni Apostol Pablo. Kaya dito, makikita pa rin natin mga kapatid na yan talaga ang punto ko dyan, punto por punto ko dyan, na hindi talaga anak ni Adan si Cain dito. No? Kaya dito, mapapansin natin na si Cain, nagdala siya ng mga bungang handog, mga prutas sa kanyang pagtatanim, pero tinanggihan na hindi siya nagdala doon. Samantalang si Abel, nilingap siya ng Diyos, nagdala siya ng tinatawag na bunga, no, mula sa kanyang pinagpagalan. Kaya dito may mapapansin tayo na mga iba-ibang bunga, no? Iba-ibang bunga na makikita natin na katulad ni Abel, nagdala rin siya ng panganay doon sa pinagpagalan niya sa pag-aalaga at nilingap ng Diyos 'yon kasi related sa blood 'yon, no? Kaya dito mapapansin po natin na nung naipanganak si Cain, si Cain, mapapansin natin, iba ugali niya. No? Meron siyang ugali o nature at meron siyang nature ng pagpatay at kasinungalingan na nagkaroon siya ng marahas na ugali. Bakit? Pinatay niya ang kanyang kapatid dito. Kaya mababasa natin yan sa Genesis chapter 4 verse 8-9 na yung ugali ni Cain at ugali ng kanyang ipinakita na naging marahas siya sa kanyang kapatid, yan ay hindi ugali ni Adan. Kasi kung ugali lang naman ang pag-uusapan natin, eh hindi naman mamamatay tao si Adan, di ba? Si Adan ay hindi naman, wala siyang ganong nature, no? Walang ganong nature si Adan, kung mapapansin natin mga kapatid, no? At dito, mapapansin natin saan kinuha ni Cain yung ganung ugali na naging marahas, umapatay siya, maliban doon sa sinabi ng Panginoong Hesukristo. Sa John 8:44, nasabi niya, kayo sa ama ninyong Diablo. Ibig sabihin, nakita ni Cristo yung ganun ding nature, yung ganun ding ugali, no? Na meron din si Cain na siya ay nagsinungaling din sa Garden of Eden. So dyan, nakikita natin mga kapatid yung mga bagay na yan na sinasabi natin na related din sa sinabi ni Paul na dapat manatili tayong berhen. Oh, kasi kapag ikaw ay believer, nagpapasok ka ng ibang binhi sa spiritual womb mo, eh hindi ka na magiging berhen doon. Katulad din ng iglesia. O literal man, na hindi dapat pasukin. Ngayon, ito pa ang punto natin dito. No? Na nais natin iitindig ito. Dito sa James 3:12, binabanggit dito sa James 3:12, no? Kaya sabi ko, hindi anak ni Adan si Cain eh. Bakit natin sinabi? Kasi sabi sa James 3:12, hindi gaya ni Cain na siya ay sama-sama. Bakit sinabi ito ni Apostol James na si Cain daw ay time muna sama-sama? Tapos na ba, Rasya? Yes, bro. Okay, sige. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ni Pastor Val ng End Time Church. At dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Yesumar ng Catholic, your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Bro Rush, at maraming salamat, Pastor Valero. No? So, nabanggit mo, Pastor, no, na by the way pala, Pastor, no, ano lang muna to, no, tawag dito, premise lang to na katanungan, Pastor, no, kung sangayon ka ba dito ayon sa Biblia, no, o hindi lang naman to, Pastor, kung sangayon ka ba dito, Pastor, no, ayon sa Biblia, sa Kawikaan 3:5, no, na sabi ng Biblia, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Sangayon ka dito, Pastor, o hindi ka sangayon? Dahil Biblia yan, yes, sangayon ako, nakasulat yan at nababasa. Yes, sangayon ako. Ayun, yan lang naman ang confirmation, Pastor. Maraming salamat sa pagsangayon, Pastor.
Yes. So, dito Pastor, nabanggit mo, no, kani-kanina lang, nabanggit mo na hindi anak ni Adan si Cain. Nabanggit mo ito kaganina, no, na hindi anak ni Adan si Cain. So, mayroon akong babasahin, Pastor, na isang isa pong dictionary, Bible dictionary, no, na ang sabi dito, Pastor, ay ganito, no, makikita mo naman dyan sa screen mo, no, the first, Adam, the first human being, the father of humanity, then dito sa baba, Adam's with Eve was created from his rib. Eve bore Adam's children, Cain, Abel, Seth, and others who are a name in the scripture. So kasama si Cain na sinabi ng mga scholar na anak ni Adan. So meron ka bang makikita, may papakita sa amin, Pastor, na si Cain ay hindi anak ni Adan na sabi ng mga scholar? Meron o wala? Okay. Wala akong may papakita sa'yo ayon sa sinabi ng scholar, pero meron sa Bible. Kasi yung binasa ko kanina, na ayon sa Biblia, dito sa James na binabasa natin sa 3:12, si Cain ay mula sa masama. So kung titignan natin, si Adan ay anak ng Diyos. Hindi naman masama si Adan. Next question. So kung, hindi masama si Adan. Paano... Okay. Sige, thank you. Okay, nagsasabi ka ba ng totoo, Pastor, na sinabi ni James na si Cain anak, hindi anak ni Adan? Sinabi ni Santiago na si Cain hindi anak ni Adan? Kasi sabi mo, mababasa sa Bible sa James eh. Sinabi ba sa James 3:12 na si Cain hindi anak ni Adan? Sinabi o hindi sinabi? No, letra por letra hindi sinabi. Pero pag binasa natin, bakit sinabi ni Apostol James na si Cain mula sa masama? Titignan natin sa Eden, masama ba si Adan? Hindi. Bakit si Adan ay anak ng Diyos at larawan ng Diyos? So dito pa lang makikita natin, saan galing to si Cain? Hindi naman masama si Adan, larawan nga siya ng Diyos eh. Ayon sa Wangis. Okay. By all honesty, Pastor, sa iyong pagbabasa sa Bible, by all honesty, Pastor, ano ang sinabi sa Biblia, Pastor? Si Cain anak ni Adan or si Cain hindi anak ni Adan? Alin sa dalawa? Yes. Dito sa James na binasa, kababasa ko pa lang, malinaw dito. Objection, Mr. Moderator. Time stop muna. Time stop na muna. Hindi talaga anak. Time stop muna, Pastor. Pastor, time stop muna. Objection muna tayo. Dito tayo sa negative. Ano yung objection mo, bro? Yes, categorical po ang question, Mr. Moderator, no? By all honesty, or with all honesty, no? Ni Pastor, sa pagbabasa niya ng Bible, ano talaga ang mababasa sa Biblia? Si Cain hindi anak ni Adan or si Adan anak ni Adin? Which is which? Okay, so close-ended question to, Pastor. Ano ngayon ulit yung pagpipilian, bro? Oh, sa Bible, ano ba talaga ang sinabi ng Bible? Yan bang Cain na yan, anak ni Adan or si Cain hindi anak ni Adan? Anak any kind verse Adan? Version of Bible, ano ang sinabi or sa Bible? Anak ni Adan or hindi anak ni Adan? Si Pastor Val. Pipili ka na, Pastor Val, or magka-counter-object ka muna? Eh, pwede ko naman kasi sagutin yung sinasabi niya. Oo. Mm. Pwede ko sagutin. Okay. So, Pastor Val, anong gagawin mo, Pastor Val? Sasagot ka doon sa categorical na anak ba talaga ni Cain or hindi anak ni Cain? Or doon ka sa 10 seconds na paliwanag agad? Oo. Kasi categorical kasi yung tanong niya ayon sa James 3:12. Actually, yung tanong niya, hindi naman talaga mababasa sa James 3:12 yan. Kaya hindi ko pwede isingit yung... Objection again, okay, Mr. Moderator. Okay. Wait lang. Ako muna. Dito, Pastor Val, sa objection kasi kanina, Pastor Val, pinapipili ka niya anak ni Cain or hindi anak ni Cain. Ngayon, kung hindi ka makapili doon, Pastor Val, bibigyan kita ng 10 segundo kung gusto mong mapaliwanag agad or in the next question mo na lang. So, okay, anong gagawin mo? Wala sa option ang sagot ko ayon sa tanong niya. Sige, 10 seconds na lang, Pastor. Paliwanag mo, Pastor. Okay, bakit wala sa option ang sagot natin? Kasi ang tinatanong po ng negative side, kung anak ba daw ni Adan, mababasa? Hindi, kasi nga ang nakalagay sa dyan 3:12. Okay, next question, salamat. Mula sa masama. Okay, sinabi mo na hindi mababasa na siya ni anak ni Cain. Babasahin ko ngayon as a premise. Kaya nga babasahin ko kasi sabi mo kasi hindi siya anak ni, hindi mababasa na siya anak ni Adan. So babasahin ko ngayon, no, as a premise
Tapos itatanong ko sa iyo kung totoo ba yung sinabi mo na hindi mababasa. Ngayon ito, babasahin natin ngayon dito ang sabi sa Bible, no? Common English Bible to, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. So, sabi mo ganina hindi yan mababasa sa Bible. Sino ang nagsasabi ngayon ng totoo? Ikaw na hindi mababasa? O ang Biblia na nagsabi na basa na si Cain pala ay anak ni Adan at ni Eva? Sasagot na ba ako, moderator? Sagot, proceed. Yes, ako ang nagsasabi ng totoo. Kung ang tanong mo, kung sino nagsasabi ng tao. Siyempre ako kasi nakabatay ito sa Biblia. Mamaya babasahin ko sa iyo. Nawala sa talaan ng lahi si Cain, nakabukod ang lahi niya samantalang binabanggit ang lahat ng lahi ni Adan. O pwede kong basahin mamaya sa iyo yan. Mababasa naman natin sa Lucas yan na kung talagang anak ni Adan yan, eh bakit hindi kasama sa talaang kanan? Next question. O yun sa Biblia din yan. Next question. Okay, next question. Okay, Pastor, nakalagay dyan sa screen, Pastor. Pinakita ko na sabi dito, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain because I got him with the help of the Lord. Sinabi dito, si Cain ay anak ni Adan and Eve. So saan yung papatunay mo na siya ay hindi anak ni Adan according to the Bible? Eh dito sa akin nabasa, nakita dyan no, sa screen, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. So saan sa Biblia mo mababasa yung sa iyo, Pastor? Yes, meron po tayong mababasa dyan sa Lucas na binabanggit ang talaang kanan, no? Na mula doon sa... Objection, Mr. Moderator. Pababa, Time stop muna. Objection muna tayo, ha? Negative, ano ulit yan? Yes, nabigay kasi siya ng talata, Mr. Moderator, na mababasa doon sa Lucas. So, i-confirm ko lang kung saan sa Lucas, Pastor, para mabasa natin dito, Mr. Moderator, saan okay. Sa Lucas. Okay, pwede mo namang i-click yung talaang kanan dyan sa Lucas eh. Mababasa mo dyan yung lahi, no? Mula kay Jesus hanggang pababa kay Adan. Hindi binanggit si Cain doon. Wait lang Pastor ha. Ganito muna. Ang objection ni Bro John Real, actually hindi yan objection bro, kundi clarification doon sa Lucas ba? Kung saan ba daw yung eksaktong verse. Sa Lucas. Pero Bro John Real, yes, bro. Kung hindi ika-confirm yan ni Bro Valer, kung patuloy pa din siya, is tinatanggap ko na valid yung sagot niya doon sa Lucas kung anong talata. So, Bro Pastor Valer, ika-confirm mo ba anong isaktong talata sa Lucas? Oo, ibibigay ko na lang mamaya. Okay, mamaya. So, since na-interrupt ka doon, Pastor, wait lang, bro. Bigyan kita ng 20 seconds ulit sa pagsagot, Pastor, ha? Doon sa Lucas na sa, merong mababasa. So, pasok ka, Pastor. 20 seconds. Proceed. Okay, oo. So, doon po nga sa talaang kanan, kasi dalawa yan eh, meron din sa Jude 14 at meron din sa Lucas na mababasa natin doon mula sa lahi kay Jesus hanggang kay Adan. Mapapansin natin na hindi talaga binanggit si Cain. O pwede ka ba namang magiging anak ni Adan tapos hindi ka babanggitin sa lahi? Diba? Next question. Sa talaang kanan ka. Okay, last 1 minute. Okay, so dahil hindi siya anak ni Adan, Pastor, sino ang nag-anak kay Cain? Ayan. Sasagot na ba ako, moderator? Proceed. Okay, ang tanong niya kung sino ang nag-anak kay Cain. So ang nag-anak sa kanya, yung mother niya, si Eva. Pero kung mapapansin natin, kung talagang anak ni Adan yan, bakit hindi niya nakuha yung nature ng kanyang tatay? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Another objection. Yeah, negative na yan. Yes, hindi ako nagtanong ng nature. Nagtanong ako kung sino yung ama, no? Yes, si Eve. Given na po si Eve. Pero sino yung naging ama ni Adan? Hindi naman pwede i-anak si Cain na walang ama. So, sino yung naging ama niya kung hindi si Adan? Okay. Yun ang tanong ko. Sinong ama ni Cain kung hindi si Adan? Okay, so ang objection mo, Bro John Real, patungkol dun sa pagpapaliwanag ni Brother Pastor Bal, no? Yes. Pastor Bal, meron kang counter-objection dun or hahatol na ako? Eh, ang tanong niya kasi kung sino. Mm. Oo, sasagutin na lang natin. Okay, so ako, magde-decide muna ako, ha? Base kasi sa nadinig ko din na sagot doon sa sino, meron naman ako nadinig doon na pangalan or name. Ngayon, kung tutol ka dun, Bro John Real, or either correct or wrong, dun ka na lang sa time mo, bro, magpaliwanag kung bakit. Pero for now,
bibigyan ko talaga ng time si Pastor Val ulit na sagutin. At valid naman yung answer niya kanina. So, Pastor Val, sagot ka, Pastor Val. Sino daw, Pastor Val? Oo, ang tanong niya kasi kung sino. So, hindi ko ituturo si Adan na tatay. Kasi hindi nga naman na ni Cain. Ang ituturo ko doon yung hayop, yung serpent. Dahil ang sabi ni Eva, niloko ako ng serpente. No, yun ang talaga sabi ni Eva. Eh. Alam naman natin yon na yung sinabi ni Paul na dapat manatili kang birhen sa spiritual. Next question. Next question. Dahil siya, ang kanyang ama ay serpente pala, so yun ay ahas, no? Animal. So tatanungin kita, Pastor, anong kind time, time, si Cain? Time. Oh. Okay, so dyan natatapos ang 7 minutes na running time natin. At bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Live din tayo ngayon sa 24/7 Open Debate, mga kapatid. Shoutout sa inyo dyan, kay Yehozaria, kay Ira, kay Artemio, mga kapatid, at kay Joff, kay Espina, kay RJ Santos. At alam ko napakadami ng viewers ng Punto Por Punto, no, sa YouTube at sa Facebook la, at kay Junri din. Junri ba? Tama ba? Yes, mas yes, better yes, good kasing Yesumar. Mas ano kasi Yesumar, ano? So, tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Again, ang topic natin ngayon sa mga bagong pasok dyan sa ating live ay patutunayan ko na si Cain ay hindi anak ni Adan. Yung nagsasalita kanina, tinatanong si Pastor Valer, yung ating affirmative, at magbibigay naman ng unang pagtutol, 10 minutes ito, si Yesumar ng Catholic. 10 minutes, bro. Your time start now. Ayan, maraming salamat, Mr. Moderator. No? So, nakakapagtaka si Pastor kasi sangayon siya na biblically huwag kang umayon sa sarili mong karunungan pero sarili mong kaunawaan, pero lahat ng sagot niya sa atin puro pa unawa lang niya, no? Hinanapan natin siya ng sinabi ng scholar na si Cain ay hindi niya anak si Adan, or sinabi ba sa mga scholar na ang anak ni Adan ay hindi kasali si Cain? Kasi tayo na may naipakita tayo si Cain. Sabi ng mga eskola, sabi niya, walang mababasa sa mga eskola, pero sa Biblia daw meron. Binigay niya James 3. James 3:12. Tinanong natin siya, may mababasa ba dun? Sabi niya, wala. Tapos pinakita ko sa kanya yung Genesis 4:1, no? Nabasa niyo naman, Genesis 4:1, Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. Tapos sabi niya, mali daw, to siya daw yung tama. Tapos wala naman siyang naibigay na talata. Nakapagtaka, ano bang uring reasoning yun na mali ang Biblia, siya ang tama, pero wala siyang maipakita sa Biblia na sinabi litra po litra na si Cain hindi anak ni Adan. Binigay niya Luke, and then mayroon pa daw ang isa sa Jude. Wala pa rin yan dyan. Kasi the Bible, it cannot contradict again the word, no? Sa Biblia, hindi yan magkukuntrahan. Sinabi na nga dito, oh. Adam and Eve had a son, then Eve said, I'll name him Cain. No? So, wala eh. Wala talaga. Wala tayong mabigat na mapagkukunan, no, ng sources sa Biblia na si Cain ay hindi talaga anak ng ni Adan. Hindi talaga anak ni Adan. Imposible yun, no, na sabihin ng Bible na anak niya tapos sa kabilang banda pala hindi niya anak. So, nagkukuntrahan na pala ang Bible. No, at kung titingnan natin, mga kapuntos, no, kung babalikan talaga natin ang utos ng Diyos, no? Kung sino bang inutusan ng Diyos na magpakarami sa tao? Ang ahas or ang tao? No, mababasa naman natin 'yan dito sa Genesis 1:28. Mababasa naman natin dito eh na ang inutusan ang mga tao, no, sa 27 na umpisan. So God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female. Then ano ang utos niya sa mga tao, kay Adan at Eva? Bless them and said, have many children. So biblically, ang inutusan ng Diyos na magpakarami tao, hindi po ang serpent. No? By the way, ang sinabi ng Diyos sa serpent, hindi naman gumawa ka ng tao eh. Ano bang sinabi ng Diyos sa serpente dito sa 3:14 matapos magkasala si Adan at Eva? Ang sabi ng Diyos sa serpente, Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed. Ayan, no? Kinurse ng Diyos ang ahas. Hindi niya sinabi na dahil ginawa mo ito, gumawa ka ng tao.
or gawin mo sa kain. Walang ganun. No? At malino naman eh sa Biblia eh. Balikan natin yung sinabi ng Biblia. Adam and Eve had a son. Then, Eve said, I'll name him Cain. Because I got him with the help of the Lord. Saan daw niya nakuha yung tulong sa pagkaanak niya kay Cain? Sa tulong ng Diyos, hindi sa tulong ng serpente. Paano mangyayari naging anak siya ng serpent? At tandaan po natin, ang sumulat po ng Genesis, mga Hudiyo, no? Kung kanino ba talaga nagkaroon ng relation, ng sexual relation si Eva? Sa serpent ba o kay Adan? Ano ang paliwanag ng Hudiyo dito? Kasi sila naman kasi ang may akda ng Old Testament eh. Particularly sa Genesis. So ano ang kanilang explanation dyan? Basahin natin ang Jewish Bible. No, kung sino ba talaga o kanino nagkaroon ng sexual relation si Eva? Sa serpent o kay Adan? So ito po nung mababasa natin sa complete Jewish Bible, ito po ang kanilang sinabi. The man, so itong the man dito, si Adan. The man had sexual relations with Hava. Yan si Hava, yan si Eve. His wife. Then, she conceived, gave birth to Cain. Or Cain. So, nagkaroon ng sexual relation. Ayon sa mga Hudiyo, yan o, complete Jewish Bible yan, CGB. Nagkaroon ng sexual relation si Eva, hindi po sa serpent. Kay Adan, ayon sa mga Hudiyo. Kaya nga, tanong ko sa kanya kaganina, according sa Biblia, sang-ayon ka ba na huwag tayong manahan sa ating sariling karunungan? Sabi niya, sang-ayon ako kasi Biblia yan. Oh, so dapat doon tayo sa nagsulat. Sino, ano ba ang sinabi ng mga nagsulat? Nagkaroon ng sexual relation si Eva or Hava kay Adan. Hindi po sa serpent. No? At kung titingnan natin ang sabi ni Adan kaganina, sabi ni Eva, no? I got him with the help of the Lord. Tulong ng Panginoon. Sa paanong tulong ba? Siya tinurungan ng Panginoon. O sabi ni Isaiah, this is what the Lord says, your Redeemer, who formed you in the womb. Ang Diyos pala ang nag-form ng baby, sa womb ng babae. No? Ang Diyos ang nag-form ng baby sa womb ng babae, hindi ang serpent. Kaya nga, ang huli kong tanong sa kanya kaganina, naubusan ang oras eh. Kasi inamin niya na anak daw ng serpent. So, ano ba si Adan? Mankind? O si Cain pala? Ano ba si Cain? Mankind or animal kind? Yun sana magandang tanong. Mamaya itatanong natin yan. Ano si Cain? Mankind? Or animal kind. Well, kung babalikan natin ang sinabi ng mga Hudiyo, man si Cain, mankind siya, no? Cain and said, I have acquired a man. So, Cain as a man, is a man. He belongs to a mankind. Hindi siya animal kind. Then question, who made mankind? Serpent God. Oh, basahin natin ang sinabi ni Isaiah sa 45:12. No? Ano ang sabi ni Yahweh? Sa 11 natin unahin. This is what the Lord says. Ilan, Mr. Moderator? 3 minutes. Salamat, Mr. Moderator. This is what the Lord says, the Holy One of Israel and its maker concerning things to come. Do you question me about my children? Or give me orders about the work of my hands? Anong sabi ng Diyos? It is I who made the earth and created mankind on it. Who made mankind? God, not the serpent. Kaya nga sabi ni iba, sa tulong ng Panginoon, nanganak ako ng lalaki. Pero kanino siya nagkaroon ng sexual relation ayon sa mga Hudiyo? Kay Adan, hindi po sa serpent. No? Hindi po sa serpent. Then, ginamit niya kaganina sa kanyang paliwanag ang 1 Corinthians 11:2-3 na si Eva o si Eva ay nadaya ni Satan. Ipatuloy mo sa Diyos, sa
sa ano, Pastor, sa 1 Corinthians 11:12, ano ang sabi dyan ni San Pablo? Ituloy mo pagbasa sa 12, no, para makuha natin ang context. For as woman was made from man, ang woman, si Eva, galing kay Adan, in the same way, man is born of woman. So si Cain galing kay Eva. And it is God who brings everything into existence, not serpent. Idiretso mo 1 Corinthians 11:12. Huwag mong ipanatili doon sa dustres na sinabi lang ni San Pablo na daya si Eva ni Satanas o ng serpent. Idiretso mo sa 12, sinabi ni San Pablo, who made everything to existence. It was God. No? Ang babae nagmula sa lalaki, ang lalaki naman nagmula sa babae. Pero sino ang nagpalabas ng lahat? No? Who brings everything to existence? Sabi ni San Pablo, it was God. It was God who brings everything into existence. At ito pa pinakamatindi, ang sinabi ni San Juan in John 1:3. Oh, in John 1:3. Ito ang sabi ni Apostol na Juan. Through him, God made all things. Not one thing in all creations was made without him. Walang anumang bagay na nag-exist dito sa mundo, Pastor, na hindi Diyos ang gumawa. No, John 1:3. Through him, God made all things. Not one thing, walang ni isang bagay na nalika dito sa mundo na hindi ginawa ng Diyos. Hindi po serpent ang nagpa-exist ng isang bagay o lahat ng bagay. Even the unseen one, no? Kung babasahan natin sa Colossians 1, sa okay, salamat. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag bilang negatibo, Brother Yesomar ng Catholic. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Baler ng End Time. 7 minutes, Pastor. Your time start now. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, at kay Brother Junril, ano, ng Roman Catholic. Sabi mo, anak ni Adan, si Cain. Binanggit mo kanina, Brother Junril, no? Ngayon, ang tanong ko sa iyo, nagmana ba si Cain ng pag-uugali kay Adan ayon sa sinabi mo na siya ay anak ni Adan, yes or no? Well, hindi talaga siya nagmana, no, dahil in biblical exegesis, no, yung kasalanan bunga yun sa paglabag ni Adan at Eva sa utos ng Diyos, pero hindi sa sexual relation ni Eva at ng serpent kung meron man. So yung ugali ni Cain na mana niya bunga ng paglabag nila Adan at Eva. Okay, follow-up question. So malinaw naman ang sagot mo na hindi nagmana, no, ng pag-uugali at ganung gawi si Cain sa kanyang tatay. So kung hindi nagmana si Cain ng ganung pag-uugali sa tatay niya na anak ng Diyos, ang tanong ko sa iyo, saan namana ni Cain yung ganung pag-uugali, yung pagiging sinungaling at mamamatay tao, maliban doon sa John 8:44? Well, yung kasalanan bunga kasi yun ng paglabag, so nakuha niya yun sa demonyo. Sabi nga sa John 8:44, your father of lies is Satan, but not physically, because Satan has no physical, yung wala siyang physical, no? Ang pagkasinungaling o pagkamamamatay tao ang namana. Next question. Okay. So, sabi mo kanina na letra for letra, nababasa naman, ano, na sa Genesis 4:1, na kahit tignan natin sa Strong, sinasabi naman talaga ni Strong na ang nakalagay doon ay anak ni Adan at ni Eva, si Cain, no? Ngayon, ang sabi ni James na si Cain ay buhat sa masama, doon Cain from the wicked one. Ang tanong ko sa iyo direkta, kung si Cain from the wicked one, ang tanong ko, wicked ba yung tatay niya na si Adan? Yes or no? No, hindi wicked. Kung nagtanong ko sa tatay niya, hindi wicked si Cain, si Adan. Pero hindi lang naman si Adan, si Cain ang wicked, eh. Lahat ng nagsisinungaling wicked. So ibig mo bang sabihin, lahat din sila pinanganak ni Satanas physically? Hindi.
No, kaya nga nagmana lang ng ugali doon kay Satan. Yung kasinungalingan, yung pagiging masama. Next pero question. Physically sa tao, kay Adan. Okay, so next question. Sang-ayon ka ba na ang ugali at gawi ng isang bata o ng isang tao ay namamana niya sa genes binhi ng kanyang tatay at nanay? Naniniwala ka doon, yes or no? Yes, no? Kasi sabi nga ng Diyos sa Genesis 1:28, inutusan niya ang tao, gumawa kayo ng tao at magpakarami. Kaya ang lahat ng tao, genetically, sa ano yan, sa tao mismo, hindi po sa serpent. Kasi ang serpent, wala siyang physical. Wala siyang physical na ano na tawag dito. Next question. Okay, next question. Hindi ka naniniwala, sabi mo kasi letra por letra, hindi natin mabasa. Okay, may tanong din ako sa'yo, no? Kasi objection muna, Mr. Moderator. Justice. Objection lang muna. Time stop. Okay. Anong objection, bro? Gusto ko lang ibigay niya ng klaro na sinangayunan ko na hindi mabasa ang alin. Kasi nalito ako doon. Ano yung sinangayunan ko na hindi mabasa? Binasa mo, I believe, yung chapter 3. Binasa mo kasi kanina yon na ang sabi doon na huwag manalig sa sariling kaunawaan. Di ba binasa mo yun? Yes. Jan 3. Yes, Karunungan 3:5. Yes. Okay. So, ang tanong ko sa iyo, naniniwala ka ba sa Isaiah 42 versikulo 9 na hindi lang letra por letra ang pwede nating makita dahil ang sabi rito, narito ang mga dating bagay ay nangyari na at ang mga bagong bagay ay ipapahayag ko bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Naniwala ka ba na mayroong bagong bagay na ipahayag ang Diyos? Yes or no? Yes, mayroong bagay na ipapahayag ang Diyos tulad ng mga itinuro ng simbahan. Mga bagong bagay yan na hindi sinabi sa Old Testament. Pero hindi kasali dyan yung pagiging ama ni Satanas kay Cain. Kasi nga, biblically, who made all things? It was God. No? It was God. Wala sa Biblia na kailanman ang serpent gumawa ng tao, pastor. Kahit ikaw, aminado ka dyan na wala kang mabasa. Inanawa mo lang. Okay, sige, tuloy tayo. Sabi mo kanina, ang sabi mo kanina na namamana ng bata ang ugali o pag-uugali sa genes ng magulang. Okay, naniwala ka ba na yung ugali ni Cain ay katulad din ng ugali ng Diablo na sinungaling at mamamatay tao? Well, hindi lang si Cain, lahat na ng taong sinungaling. Pero hindi lahat ng taong sinungaling ay ipinanganak ng Diablo. Sabi nga sa Bible katulad kayo ng inyong amang yung inyong ama na sinungaling, yung Diablo. Pero hindi physical kasi wala siyang physical. Yun lang yung ugali ng Diablo na pagiging mamamatay tao, pagiging sinungaling. Yun ang nakuha ng tao. Okay, next question. Nabasa mo na ba na si Cain ay... Mr. Moderator? Okay. Time stop. Anong objection natin? Yes, against yung Sarul na may tanong siyang nabasa mo na ba? Okay. Meron kang counter objection dun, Pastor? Oh, itatanong ko sana sa kanya yung Lucas 3:30 ano, Lucas 3:23-38. Okay. Talaga ng lahi yun eh. Sana ang itatanong ko kung nabasa niya na yun. Okay. So, bro John Ray, ang sa rules ko lang bro, yung pagtatanong na merong challenge bro, for example, paano kung mabasa ko or kung mabasa ko, pero yung tanong na nabasa mo pa. Kung confirmation, okay lang. Oo, okay lang yan. Okay, sige, okay. So, Pastor Val, tuloy ka sa pagtatanong, Pastor. Time resume. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. Brother John Ray, nabasa mo na ba yung Lucas chapter 3:23-38 na yan ay talaan ng lahi at hindi binanggit si Cain mula kay Jesus papunta kay Adan? Yes or no? Yes, nabasa ko na rin yan. Nabasa ko na rin ang Luka, ang Mateo 1, hindi rin binanggit doon ang lahi ni Jesus ay kasama si Cain. Kahit nga si David, ang sinabi lang doon na ang lahi ni David hanggang kay Abraham lang, hindi na sinabi galing kay Adan. So, mali din ba 'yon na si David hindi nang galing kay Adan? Hindi naman porque hindi sinabi ay hindi nakalahi. Next question.
Next question. So ang follow-up question ko, bakit hindi sinali si Cain sa lahat ng mga naging anak ni Adan sa kanyang tala ang kanan? Ang tanong ko, bakit? Well, first and foremost, Pastor, no, hindi naman kasi ako ang sumulat ng Biblia. Hindi mo sa akin dapat itanong yan. Pero counter ano ko sa'yo, kahit sa Mateo, kahit si Mateo, sabi lang dito, this is the list of ancestors of Jesus Christ, a descendant of David who was a descendant of Abraham. Hanggang Abraham lang. So ibig sabihin, ito mga tao na to hindi galing kay Adan? Next time, question. Time na. Okay, mga kapatid, at dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate, which is yung ating first stand at first cross, no? At shoutout muna dyan sa ating nasa live. Shoutout kay Prince Ogalde, kay Benji Popo. Shoutout sa Rangers of God, mga kapatid, kay Jose Tabada, kay Jacob Mention, kay Rosalim M. Ugay, kay Mac Polar. Ayan na. At tuloy-tuloy tayo, mga kapatid. Shoutout sa lahat din dyan sa punto for punto. Alam ko maraming comment dyan at maraming viewers. So please share na lang yung ating mga live streaming dyan, no? Para marami pang makapanood sa debate na ito. Again, ang topic na pinag-uusapan nila ngayon, mga kapatid, dito sa patutunayan ko na si Cain ay hindi anak ni Adan. Affirmative natin si Pastor Valer na bibigyan ko ng 10 minuto sa kanyang rebuttal. At mamaya si Brother Jason Mar naman para sa kanyang negative second stand. So Pastor Val, rebuttal, 10 minutes, your time start now. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. Naririnig ba ang boses ko dyan? Malinaw, Pastor, malinaw. Okay, sige, maraming salamat, no? So dito po sa rebuttal stand natin, dito ko po ipapakita na yung Lucas 3:23-38, nakakapagtaka, no? Bakit hindi isinali si Cain? Kasi pag binasa natin yung Luke 3:38, makikita talaga natin eh, pabalik kay Adan eh. Pabalik kay Adan, no? Papunta kay Adan, tapos ba't hindi binabanggit si Cain? Kasi kung titignan natin na, oh, kala ko ba anak ni Adan to? Ba't hindi sinama sa lahi? Diyan ka magtaka, ba't hindi sinama? Kaya nga ang Genesis 4:1, siyempre, wala naman silang ibang mailagay doon, lalang mga scholar. No? Dahil hindi naman propeta ang mga scholar, hindi katulad ng mga apostol, katulad ni Apostol James, may Espiritu Santo yon. So pwedeng pagpahayagan sila ng mga bagong bagay ng Espiritu Santo. Kasi binasa natin, may ipapakita palang bagong bagay. Eh, no? Kaya kung maririnig mo yung pahayag na ito, na hindi tatay ni Cain si Adan, hindi anak ni Adan si Cain, bagong bagay, bago. Kasi may papakita ngang bago eh. So napansin natin, sabi ni Brother Junril, sang-ayon naman daw siya kanina na tinatanong natin na namamana yung ugali, yung nature, yung gawi ng bata, mamamana mo sa genes ng iyong tatay. Mamamana mo ito sa seed ng iyong tatay. Sa seed ba? Sabi na natin, magmula doon sa kanyang dingin ng tatay. So, time stop. Objection. Anong objection, bro? Yes, hindi kasali ang seed, no? Kasi wala siyang tanong about seed. Sinabi lang niya ugali, no? Nature ng pagiging masama, ng mana 'yon. Pero physical, sabi ko sa physical, hindi tinagmana sa physical kasi wala physical ang demonyo. Bro, ganito. Yes. Bigyan ko muna ng time mag counter object ha, tapos magsasalita ako mamaya. Doon sa sinasabi mo patungkol doon sa seed. Hindi ko lang ano para hindi masyadong humaba. Pastor Val, meron kang counter objection doon or hahatol mo na ako? Yes, ang counter objection ko kasi binanggit ko yung genes. Sumang-ayon siya sa genes. Okay. Ang genes seed din yun eh. Yung salitang genes ng kanyang tatay, seed din ng tatay. Okay. Okay, Pastor. So ganito yung ating hahatol dyan, mga kapatid. Bro Junri, again bro. Either para nga sa'yo, nagsisungaling si Pastor Val or tama si Pastor Val, doon ka muna mag-ano bro, kasi presentation niya yan. So, doon ka mag-clarify or i-clear mo sa time mo ha. Copy Mr. Moderator, salamat. So, tuloy-tuloy tayo Pastor Val. Proceed kasi yung rebuttal, 8 minutes and 8 seconds to.
time resume. Okay, maraming salamat ano, Sir Moderator, na balikan nga natin na sumang-ayon siya sa pagtatanong natin, sang-ayon ka ba na namamana ng bata yung pag-uugali? Binanggit natin yung genes. Okay, kung ayaw niya ng salitang G-E-N-E, kung ayaw niya yan, o kung ayaw niya ng seed, doon tayo sa gene, kasi pareho lang naman yun para sa akin. So dito, sabi niya, namamana naman daw. Nung tinatanong natin si Brother Jun Real, saan ba nakuha ni Cain, saan niya namana yung pagiging sinungaling at mamamatay tao? Sa kanya bang tatay? Eh, nakita naman natin, umiwas siya eh, sumang-ayon siya na namamana. Eh hindi naman sinungaling si Adan, at hindi rin naman mamamatay tao si Adan. Pero tignan mo yung ugali ni Cain. Siyempre, like father, like son. Saan pa ba manggagaling yun? Kung talagang si Adan ang tatay niya, eh hindi naman ganun si Adan eh. Di ba? Kahit nga yung mga lola natin at saka mga nanay natin, nung maliliit pa tayo, sinasabihan tayo, alam mo, manang-mana ka talaga sa tatay mo. Yung mga ginagawa mo, yung galaw mo, yung pananalita mo, yung kilos. Di ba sinasabihan tayo na ganyan ng lola natin, kahit mga kamag-anak? So namamana, namamana ang tanong, saan namana ni Cain yun? Di ba? Sabi niya, hindi rin naman namana kay Adan. O sabi niya, hindi rin naman namana, pero sinasabi niya rin na namamana. So dyan mga kapatid, naglabas-pasok na siya dyan eh. Sabi niya namamana, pero pag tinatanong natin, hindi namamana, ganun din ang sinasabi niya. So dito nga mga kapatid, ang Biblia din ang sumagot. Bakit dito sa ano natin, na antindig natin dito, hindi anak ni Adan, si Cain? Dahil unang-una ang Biblia ang nagpatutuo, wala sa talaan ng lahi. Kasi pag anak niya, ilalagay ka sa talaan ng lahi. So Luke chapter 3, binanggit na natin. So tignan din naman natin sa ibang sitas, di ba? Sa ibang sitas kasi, binabanggit din dyan na mula doon kay Enoch, papunta kay Jared, punta kay Mahalel, papunta kay Kainan, papunta kay Enos, papunta kay Seth. Hindi na binanggit si Abel kasi pinatay ni Cain yun eh. Papunta kay Seth, papunta kay Adan. Abay, ang linaw nito, oh, binabanggit dito, na merong pitong lahi na binabanggit dito na mula kay Adan, pero si Cain, wala talaga eh. Saan ka naman nakakita? Anak mo, genes mo, tapos hindi mo babanggitin. Abay, napaka-imposible yan, na hindi babanggitin ang Biblia. Makikita natin na hindi talaga isinama ng Diyos yan, at hindi yan ipinapasama ng Espiritu Santo, kasi hindi niya nga tatay yung anak ng Diyos na si Adan, hindi niya tatay yun. Kaya nga ano ba ang sabi ni James? Balikan natin yung kasama sa presentation natin. No, sabi rito, hindi gaya ni Cain na siya'y masama. Siya'y sa masama. Ay, napakalinaw po eh. Sabi rito, hindi daw gaya ni Cain na siya'y sa masama eh. Mula siya doon sa wicked one eh, na pinatay ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay? Sapagkat ang kaniyang mga gawa ay masasama at ang mga gawa ng kanyang kapatid ay matuwid. Eh bakit naman si Abel matuwid? Eh dahil matuwid ang kanyang tatay. Doon niya namana yun. Di ba? Mana-mana yan. Saan ka ba nagmana? Di sa tatay mo. Kaya dito nakita natin ano, na si Enoch ay ikapito mula kay Adam. Yun ang sabi ng Biblia. So ito palang talaang kanan, nagsasabi talaga ng totoo eh. Kung nasa lahi ka. Sa Mateo, may binabanggit talagang lahi. Oh? May binabanggit ditong lahi eh, na makikita natin at makikita din natin sa Mateo 12:34, o lahi ng mga ulupong, sinasabi rito. Papaanong kayo'y masasama at magsalita o magsasalita ng mabubuting bagay sapagkat mula sa kasaganaan ay nagsasalita ang bibig. Ganun din naman sa Mateo 23:33, binanggit dito, ye serpent generation. At talagang hindi lang ito, ano eh, naging generation nga eh. So ang serpent, naging generation. So ano ba ang gawa nila? Diba? Hindi naman wala kang makikitang mabuti ron. Kaya nakikita natin yung nature na mamana kung sino talagang tatay mo. So dito makikita natin na wala namang ibang sinabi si Jesu Cristo. Diba? Sa inyong amang Diablo. So hindi lang yan basta spiritual. Kasi binanggit natin kanina na sa 2 Corinthians 11, nasabi ni Paul, eh ako'y natatakot na dapat manatili kayong berhen. Di ba spiritual yon?
Patos, bumalik si Paul doon sa Eden na sabi niya, natatakot siya dahil baka matulad kayo kay Eva kung paano siya inalinlang sa katusuhan ng serpente. Oh, yan, ang mahirap lang dito mga kapatid kasi ang akala nila yung serpent sa Eden, eh katulad ito. Last three minutes. Sa Genesis, ano? Na spirit. Eh hindi po, beast po ang binabanggit doon. Kaya dito makikita natin mga kapatid na makikita natin na meron talagang lahi, no? Na ang lahi na ito, bagamat mga tao, tinawag itong hayop. At saka hindi lahat ng ipinapanganak ay mababasa natin na ipinanganak na talagang tao. Meron ding sinasabi ang Biblia na ipinanganak ng mga kinapal na ito'y mga hayop at hindi sinabing tao. Diba? So, paano natin titimbangin yan? So, dyan mga kapatid, makikita talaga natin. Kitang-kita natin yung nature ni Cain ay hindi talaga nagpapakita na anak siya ni Adan. Yung nature ang nagsasabi, yung ugali, kalikasan, katangian, ganyan si Cain eh. Saan ba galing yan, di ba? Yan palang mag-iisip tayo na not as Cain who was of that wicked one. Wala namang ibang wicked one masama, ang diablo yan eh. Di ba? Na pinatay niya ang kanyang kapatid. Kaya sabi ni Kristo, ang diablo, mamamatay tao yan, simula pa sa pasimula. Eh saan ba yung pasimula? Di ba sa Garden of Eden? Doon lahat ang pasimula kung paano naglagay ng tao ang Diyos. Naglagay din siya ng mga halaman at puno. So dyan po nakikita natin yung mga bagay na yan mga kapatid. Kaya nga may binabanggit talaga ang Biblia. Grupo ng mga tao, pero ang tawag ni Kristo, lahi ng mga serpiente. Kahit mga tao yan. Oh, ibig sabihin, may lahi talaga. Makikita natin yan. Ang Panginoon, hindi binanggit niya yung ganun. Hindi naman magsisinungaling ang Panginoong Jesucristo eh. Diba? Kaya yung ating kapatid, sumang-ayon naman siya kanina talaga na namamana. Ayan, yung pag-uugali, kung ano yung katangian mo, ano yung ginagawa mo, eh namamana yan sa tatay mo. Diba? Kaya pag anak ka ng Diyos, mamamana mo yung pagiging anak ng Diyos ng tatay mo. Pag anak ka ng Diablo, mamamana mo rin yung pagiging ugali ng tatay mo na yun ay sa Diablo. O, ganun lang po yan mga kapatid, nakikita natin kasi wala nga sa talaan ng lahi. Binabanggit ng Biblia, no? Wala po doon eh. So alam naman natin yung mga ganung bagay kung bakit hindi siya naisama sa Biblia. Kaya ako'y naniniwala, tama ang Biblia eh. Hindi siya isinama sa talaang kanan kasi hindi talaga siya anak ni Adan. Bagamat anak siya ni Eva, pero hindi si Adan ang tatay. Kasi hindi nga siya naisinama doon. O pwede ba naman isabihin, hindi ako nagsulat ng Biblia. Yun na nga eh. Alam ng Diyos na hindi rin anak yan ni Adan, kaya hindi isinama. Siyempre, puprotektahan ng Diyos yung Biblia kasi ang Diyos ang mimiari ng Biblia. O kaya hindi yan naisama. Eh yan po yung ano natin dyan eh, yung ipinapaaninaw natin dyan, ano? Yung mga ganyang bagay. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. Kung tapos na. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ni Pastor Val. Dako naman tayo sa second cross ng ating negative. Brother Yesumar ng Catholic, your time start now, bro. Yes, maraming salamat, Sir Moderator. So unang tanong ko, Pastor Val, ano, ginamit mo ang Lucas 3:23-28 bilang patunay mo na hindi talaga kasali si Adan bilang lahi ni Cain kasi hindi na binanggit ito sa Lucas 23. Dito sa Genesis 5:3, Pastor, Genesis 5:3, when Adam was 130 years old, he had a son who was like him and he named him Seth. Hindi na rin sinama si Abel. Anak ba ni Abel si Cain o hindi? Anak ba ni Abel si Adan o hindi? Kalahi ba niya kahit hindi binanggit dito o hindi? Moderator, sasagot na ba ako? Proceed. Oo. So, kung ang tanong mo, anak ba ni Adan si Abel, ang sagot ko, yes, anak, pero hindi binanggit na isinulat sa talaan ng lahi kasi nga, pinatay na siya. No? Pinatay na siya ni Cain. Kaya ang binanggit na lang doon si Seth kasi si Seth naglahi pa. Si Abel hindi na naglahi dahil pinatay na nga next siya. Next question. So, pwede pala na kalahi pa rin kahit hindi na binanggit ayon sa Bible. Kahit hindi binanggit, pwedeng kalahi pa rin. Oo o hindi? Nasagot na ako, Moderator. Proceed. Oo ang sagot ko kung patungkol kay Abel. Pero hindi kay Cain. Kasi kung iniisip mo si Cain, hindi binabanggit sa talaan ng lahi at sasabihin mo, pwede si Cain, abay hindi po.
naglahi si Cain, mas marami pang ang lahi niya bago dumating si Seth. At ang sabi ng Biblia, tsaka palang dumating ang tamang pagsamba sa Diyos nung dumating si Seth. Pero napakaraming lahi na ni Cain. Okay, maraming salamat. So, sangayon ka ba, Pastor, na sa Biblia, hindi lamang si Cain ang anak ng demonyo? Marami, devil's children. Sangayon ka dito o hindi? Sasagot na ako, Sir Moderator. Proceed. Yes, sangayon ako na hindi lang si Cain ang anak ng demonyo. Hindi lang, kasi binabanggit yan sa unang Juan chapter 3, may mga anak ng Diyos at may mga anak ng Diablo. So napakaraming demonyito dyan. Mga demonyito na anak ng Diablo, mayroon pong binabanggit eh. Kasi naglahi nga eh. Pag sinabing lahi, generation na yan. Maraming, next question. Maraming anak ng Diablo. Maraming salamat. Sangayon ka din ba na according sa Bible, yung palang pagiging anak ng demonyo, ayon din sa Bible, ayon kay San Juan, ay yung mga nagkakasala at hindi physical, yung mga nagkakasala lang. Sagot na ako, Moderator. Sid. Ah, yes. Yes, sangayon ako na ang mga anak ng Diablo nagkakasala. Bakit nagkakasala? Kasi yun din ang tatay nila. Sabi ni Jesucristo sa John 8:44, katulad ng inyong ama, kung ano ang nasa niya, yan ang gusto niyong gawin. Anong ginawa? Pagpatay at pagsisinungaling, pagkakasala yan. Samantalang si Seth, hindi naman ganon. Si Adan, hindi naman ganon. Next question. Diba? Okay, maraming salamat. So sangayon ka ba, Pastor, na yung serpent na yun, ayon kay Isaiah, ay yun ay si Leviathan? Sangayon ka dito ni Isaiah na yung serpent na yan, na sinabi mong ama ni Cain, ay si Leviathan yan. Sangayon ka ayon sa Bible na yan ay si Leviathan? Sasagot na ba ako, Sir Moderator? Proceed, proceed. Oo. Yes, sangayon ako na Leviathan ang nakalagay. Kasi nga, pag bumalik tayo sa Genesis chapter 3, nakita natin doon na ang serpent, grupo ng beast, mga naglalakad. Pero kung Leviathan yan ay gumagapang na, halimbawa sabihin natin buwaya, crocodile, tama pa rin kasi ang sabi ng Diyos, mula ngayon gagapang. Next ka na. Question. Okay, maraming salamat, Pastor. So, sangayon ka rin, Pastor, na ayon sa mga teologo, no? Yan sa pinakababa, na yan si Leviathan is, ano yan siya, mito, Canaanite, ayan o, simili Canaanite mythology. No? Myth siya. Hindi siya physical, myth nga eh. Sangayon ka dito, sa ayon sa mga scholar, na ang Leviathan na yan is Semitic mythology. Galing sa Canaanite mythology, yung sa babaw, it's seven heads recall the Leviathan of Canaanite mythology. Sangayon ka dito o hindi? Sasagot na ako, ha, Sir Moderator. Proceed, proceed. Oh, pagdating sa pangungusap ng teologo, 100% hindi ako sumasang-ayon. Kasi unang-una, kung ang sinasabi ng mga teologo kontra na sa nakasulat, doon ako sa nakasulat. Kaysa naman doon sa mga bungang isip ng mga teologo na gagawin pa nilang myth na hindi totoo yan, ano? Siyempre, doon tayo sa nakasulat kasi... Okay, thank okay, you, next question. So, dahil ayaw mo maniwala sa teologi, okay, biblical. So, dahil sangayon ka na siya si Leviathan, nung nagkaroon sila ng intercourse ni Eve, kasi para sa'yo, nagkaka-intercourse sila eh, sexual intercourse, si Eve ba natakot kay Leviathan o hindi? Kasagot na ba ako, Sir Moderator? Sagot, sagot. Okay, ang tinatanong niya, kung nag-intercourse o nagkaroon sila ng parang pag-intercourse no ni Eve, kung Leviathan na yan ay gumagapang, hindi kasi yan ganun eh. Sa Genesis kasi, hindi pa siya gumagapang. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Yes, ang tanong ko kung objection, hindi ba natakot si Eve kay Leviathan o doon sa ahas nung nag, kung ano mang paliwanag mo, kung hindi sila nag-sex, siyempre physical yan, no? Kung anong uri ang paliwanag mo dyan, ang tanong ko lang kung natakot ba si Eve na nang makita niya si Leviathan. Kasi kinakailangan makita niya kasi physical yun eh. Okay. May matawag dyan yung physical contact eh. Okay. Oh, natakot ba si Eva or hindi? Okay, so natakot ba daw o hindi? Yan yung pagpipilian, Pastor. Ready ka nang sumagot, Pastor? Or sagot ako ng yes. Sagot ako ng yes. Yes, na hindi natakot si Eva. Ay, hindi as natakot. Long, yan, proceed. Oo, as long na yan ang Leviathan na sinasabi mo, ay hindi pa nababago ang kaniyang... ang kanyang pangangatawan kasi beast ang tawag doon sa grupo, no? Doon pa sa original. Oh, yes ang sagot ko na hindi naman sumunod pa nga siya.
tinuruan pa nga siya ng serpent na Leviathan na kumain eh. Sumunod next pa nga si Eva. Yeah, maraming salamat sa pag-affirm na hindi natakot si Eva, no? Pero sabi ng Diyos, Pastor, kay Hob, no? Sabi na nasabi ng Diyos kay Hob, no? Ayan, no? Mahuhuli mo ba ang Leviathan? Sa ono? Tapos kung titingnan natin sa 9, sabi ng Diyos kay Hob, ang sino mang sa kanya'y makakita sa lupa ay mabubuwal, mawawala ng pag-asa. Sino sa inyo nagsasalita ng sabi nagsasabi ng totoo ng Diyos, Pastor? Ang sabi ng Diyos, ang makakita kay Leviathan, mabubuwal, no? Sa ibang salin yan, matatakot. Eh, bakit sa'yo ay hindi natakot si Eva? Sabi ng Diyos, ang makakita sa kanya, natakot. Paano mo yan i-reconcile, Pastor? Sige, pakisagot. Sige, sasagot ako, ano? Kasi sabi mo kung paano i-reconcile. Bago yan naging Leviathan, kausap yan ni Eva sa Genesis chapter 3. Hindi naman natakot si Eva do kasi nasa original na kalagayan. Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay, objection. Ano ang objection? Ang question ko, bakit ang sabi niya, hindi natakot si Eva kay Leviathan? Ngayon, ang sabi ng Diyos, ang sino mang makakita kay Leviathan, mabubuwal. No, sa ibang saling ganyan, matatakot eh. Sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Ng Diyos, siya orang Diyos. Ang sabi ng Diyos eh, mabubuhal ang makakita okay. Kay Leviathan. Sa kanya, hindi nabuhal, hindi natakot eh. Okay, so Pastor siya or yung Diyos yung papipilian. Counter-objection, Pastor Bal. Sige, kasi Pastor sabi Bal. Niya, ipaliwanag ko eh. Kaya okay. Ipapaliwanag ko. Categorical man yung question, Pastor Bal. Wait lang. Bro, sabi sumara. Niya kanina, paano sige. Mo i-reconcile? Natural, i-reconcile ko talaga yan pag sinagot ko. Okay. Okay. So, ganito. Ayon din sa, magde-decide na ako ha, ayon din sa nadinig ko, dun sa tanong na bakit ba, bro, Yesomar kanina. At yun lang din yung nadinig ko, yung sa categorical, hindi ko din siya na, napansin. Pero, sa aking decision, itutuloy ko muna doon sa bakit ba na tanong. Since yun yung kuha ko na tanong ha. So Pastor Bal, i-reset ko yung 20 seconds mo bro, pero 14 okay. Seconds na lang to sa 7 minutes. So proceed ka bro, bakit nga daw? Okay, bakit hindi natakot si Eva? Kasi hindi pa sinusumpa yung beast, yung serpente doon, hindi pa binabago ng sumpa. Kasi pag nakita natin doon, sumunod naman si Eva sa serpent. Nadaya nga siya. Hindi naman, wala naman tayo time, na time, sa time. Pabasa na natakot. Wala, next walang question, ganun. Mr. Moderator. Time na. 7 minutes time. Okay, maraming salamat, Sir Moderator. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang rebuttal din ng ating negative. Brother Yesomar ng Catholic. 10 minutes, your time start now. Rebata. Maraming salamat, Mr. Moderator. No? So, ayun, nabigyan na ng linaw, no? Na yun palang pagiging anak ng demonyo, hindi yan physical. Kasi tinanong ko siya kaganina eh, sa ngayon ka ba na yung pagiging anak ng demonyo, ayon kay Juan, ay yung mga nagkasala, no? Kung titingnan natin ang sinabi ni Juan, na to sin belongs to devil. To sin belongs to devil, ano ang tawag sa kanila? Alam nga naman, pinanganak lahat yan ni Leviathan o nung ahas pastor sa ngayon ka nga eh no kung sa 10 anong tawag sa kanila children's devil o devil's children o yan devil's children yung wag mong ipisikal no sumangayon daw ako sa kanya kaganina no hindi niya kinukumpleto yung pagpaliwanag niya sa sagot ko eh no na bigyan ko lang ng linaw ba na sangayon siya na yung genes nagmula talaga yun sa ama sabi ko yes physically. Question, may physical ba ang ano? May physical ba ang demonyo? Wala. Paano mo i-reconcile yan na ang demonyo is spirit? Wala siyang physical being. Wala siyang physical na ano katulad natin. So, hindi yun po pwede pa magkaroon ng jinsi si Cain kang Satan na wala man siyang physical na pangangatawan. Kaya nga sabi ko, yes, nagmula ang jinn sa ama. Pero sinong ama? Kaya nga sabi ko eh, Genesis 1:28 ang inutusan na magpakarami tao. Diba? So, hindi mo kinukompleto yung sagot ko sa iyo eh. Genesis 1:28, ipakita natin. Sino ang inutusan dito na magpakarami? Ano ang sabi ng Diyos dito? Sa tao, have many children.
tao. Kaya nanggaling talaga sa Ama ang genes. Pero hindi ko in-affirm na sa demonyo. Yun ang ibigyan natin ng linaw. O ngayon naman, sabi naman niya yung sa Lucas 3:20, sa Lucas 3:23-28, so nasabi na sinabi niya na si ano daw, yung hindi daw sinabi, eh, kaya hindi daw pwede kasi hindi daw sinabi sa Lucas na si Adan ang lahi. O tinanong ko siya dito sa Genesis 5:3 na sabi ko sa kanya, sangayon ka ba dito, pastor, na dito hindi binanggit, no? Kasi ano, sa allergic siya kay Cain na anak ni Adan. So si Abel, o sangayon ka ba dito, pastor, Genesis 5:3, hindi binanggit na si Abel anak ni Adan. Sabi niya, sangayon ako diyan kasi pinatay na diyan kaya hindi binanggit. So tinanong ko siya, so pwede pala na kalahi pa rin kahit hindi binanggit? Anong sagot niya? Yes, o pwede pala yun, pastor. Kaya hindi mo pwedeng irason na sa Lucas kahit hindi na binanggit, hindi na kalahi. Think twice, pastor, sa mga sagot mo, no? Pero, pastor, may hamon ako sa'yo, no? Ito, pamalian mo to na mali itong sinabi ng mga Hudyo, yung gumawa ng Biblia. No? Pamalian mo to, pastor, na nagkaroon ng sexual relation. Mga Hudyo nagsabi nito, pastor, ha? Complete Jewish Bible. The man had sexual relations Hava, his wife. She conceived, give birth to Cain. Ayan. Yan ang challenge ko sa'yo. Una, pamalian mo yan, na yan ay mali. Ikaw ang tama. Kasi sabi mo pa naman na tama, kapag Biblia ang gamit, kailangan huwag tayong manahan sa ating sariling karunungan. So basa tayo ng mga sumulat, ng mga scholar. Kahit ayaw mong sa mga scholar, so wala na akong magagawa doon. No? No. Iyan na lang, yung sa Bible, yung mga may karapatan magpaliwanag sa atin kasi sila, sa kanila nanggaling yung tradisyon na yan. Sila nagpaliwanag, sila nagsulat. Sabi nila, nagkaroon ng sexual relation si Eva kay Adan, hindi sa ahas. At ang resulta nga nun, sabi dyan, si Cain ang naging anak nila. No? At malino naman yan dito sa Common English Bible. Sa Common English Bible, Adam and Eve had a son. Actually, pastor, pangalawang tindig mo na kaganina, wala ka pang napakita sa promise mo na may nabasa na si Cain hindi talaga anak ni Adan, or kahit si Cain man lang ay anak ng serpent. Wala ka talagang nabasa dun. Ikalawang stand mo na yan. May huling pagkakataon ka pa sa last stand mo, kailangan ipakita mo sa amin na sinabi talaga sa Bible, hindi siya anak ni Adan, or sinabi ng Bible na anak siya ng serpente. Ayun, pangalawang hamon ko sa'yo. No? Kasi sabi dito sa mga Jewish Bible, sa Jewish Bible, si Cain is a man. No? So therefore, since he was a man, he's a mankind, no? No, uri siya ng tao, mankind. Ngayon, sabi naman ni Isaiah, pastor, no? Sabi ni Isaiah dito sa Isaiah 45:12, no? Sabi sa Isaiah 45:12, it was God, no? Who made or created mankind? It was God who created mankind. Sabi ng Diyos dyan, no? It is I. Oh, personal pronoun, I, personal pronoun. Who made the earth and created mankind on it? Siyang gumawa ng mankind. Pamalian mo yan. Sabihin mo ngayon sa last stand mo na mali si Isaiah, no? Na ang gumawa ng mankind ay ang Diyos. Sabihin mo, ha? Mamaya, yan ang hamon ko sa iyo. Pamalianan para manalo ka sa debate na ito. Kasi ako, biblically, no? At tawag dito, ito pang mga scholar natin, scholarly, hindi talaga yan sinabi ng mga scholar na si Cain ay hindi anak ni Adan, or si Cain anak ng serpent, no? So basahin natin sa pahayag ng mga scholar, no? Kasi tapos tayo biblically, scholar tayo. O, kung sino ba si Cain? Sino ba ang ama ni Cain? Ayan, no? Cain. First son of Adam and Eve. First son of Adam and Eve. No? Actually, you know, sinabi mo na kasi sa strong, eh. Ako hindi ko na nilagay, may strong din ako dito, no? Ayan, may strong ako dito. Si Cain, ang kanyang ama, sinabi rin dyan, ikaw na rin mismo nagsabi, na si Cain, ang kanyang ama, si Adam. Ikaw na rin mismo nagsabi niyan, ikaw na nagpatunay, eh. So, ibig sabihin, tiningnan mo rin pala sa ano, sa mga scholar, kaso lang, hindi pabor sa'yo, kaya hindi ka naniwala, no? So, wala ka talagang mababasa, pastor, kahit sinong scholar, Catholic man, Protestant, or kahit sino, magsabi na si Cain hindi anak ni Adan, kundi anak ng serpent. At kung babalikan natin, kasi aminado ka naman na yung serpent na yon is si Leviathan, no? Isaiah 27:1. Ayon sa mga ano, pastor, babasahin natin ang pahayag ng mga
ng mga teologo, no? Sabi dito, last no, try minutes natin. Silibyatan tayo. Kasi kung umabot ka pa sa serpent, ibibigay ko sa iyo yung paliwanag ng ano, kung ano yung serpent na yan, ano yung galaw ng serpent tip ayon sa mga scholar. Kung dyan ka nag-focus, yan ang ibibigay ko sa iyong sagot. Dito tayo kay Leviathan. Sino ba si Leviathan? No, kaya hindi nga physical eh. Bakit? Leviathan, a reptilian sea monster in an ancient Semitic mythology. So ibig sabihin, sabi-sabi lang to, no, na si Leviathan, well, this is literature kasi ang Bible eh. Kaya maunawaan natin what is literature. No, so mythology siya, si Satan, inihalin tulad kay Leviathan. Sino ba si Leviathan? O sino, basahin pa natin. It is believed to represent the chaos that threatens the divine order established by God or the gods. So sino si Leviathan? Nagre-representa siya sa kaguluhan, no? Threaten the divine order established by God. Yan si Leviathan. In orgatic, ogaritic text, it appears under the name Lotan. Oh, si Lotan ang kanyang pangalan sa ogaritic text. A creature with seven heads. Seven heads. And is defeated by the warrior's god Baal. So ayon sa mythology, si kanyang si Leviathan, tinalo yan ni God na Baal, di ba? Si Baal, Diyos ng mga pagano yan. So doon kinuha ang concept ng serpent para maisaysay ng tagasulat ng Biblia kung paano niya ilalarawan si Satan. So inahalin tulad kay Leviathan. So hindi talaga yan literal. Paano magkakaroon sila ng ano ni iba, hindi pala literal yan. Naku po, no, sabi pa dito, the Psalms are a similar image of Leviathan defeated by the Lord to describe the power of creation. So even David, ginamit rin niya si Leviathan na tinalo ng Diyos, no? You crush the heads of Leviathan, you gave him as food for the creatures of the wilderness, Psalm 74:14. So even si David, ginamit niya yung snake, no, na panguntra sa Diyos. So hindi pa rin siya literal na sasama sa inakala mo nga nagkaroon ng conversation si iba at si ano, tas nagkaroon sila ng parang contact, nagkaroon ng anak, no? Some interprets si Leviathan in this verse as symbol of the Pharaoh, no, sa Isaiah 27:1. Si Pharaoh naman sa kanyang kasamaan, sa kanyang hindi pagkilala sa Diyos, sa kanyang pagsuwang-suwang sa Diyos, kinilala rin siya, inahalin tulad din siya kay Leviathan si Pharaoh, yung sa Isaiah 27:1. The Lord will punish Leviathan, the fleeing serpent, Leviathan, the twisting serpent, on the day when Israel is derived. The great red dragon in the Revelation 12:3, o yung dragon na yun, si Leviathan pa rin yun, si, yung serpent, similarly defeated by the forces of heaven. It's even as seven heads, recall the Leviathan of Canaanite mythology. So Canaanite mythology yun. Pastor, maraming salamat. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako naman tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Val ng End Time Church. Your time start now, Pastor. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, at Brother Junril na ating diskusyon ngayon. Ano? Ang tanong ko, Brother Junril, sa Genesis 3:15, yung sinasabi doon na thy seed and her seed, dalawang binhi ba ito o iisang binhi lang? Yes, sabi ko na nga eh, dalawa yan kasi nga thy seed. Seed niya, yung thy seed yan, yung sa Satan. Tapos your seed yung sa woman, yung babae. So dalawa, magkaiba talagang seed yun. At yung isang seed doon, pinakita na natin yung kaganina sa John 3:18, yung seed ni Satan na tinawag na devil's children, no, sa John 3:8. Oh. Okay, thank you, Sir Moderator. So ang follow-up question ko, Brother Junril, yun bang thy seed, binabanggit din ba ng strong na ito ay semen? Well, hindi ko tiningnan sa strong, no, ang about sa paliwanag niya dyan kasi nag-focus ako kay Cain. So, whatever the strong says, kung ano man paliwanag niya, tumutukoy pa rin yung talaga sa tao. Kasi nga, kahit even sa Bible, sinabi nga eh, yung mga tao nga na tinawag na devil, treaten pala sa treaten. Next question. Sa treaten. Okay. Ito, so, devil's children.
Sige, maraming salamat sa sagot mo. Mm-mm. Pero naniniwala ka na may literal na anak ng Diyos. Naniniwala ka naman. Yes, tayo ang tunay na anak ng Diyos. Ayon sa aral ng simbahan, yung mga nabinyagan, yung mga tunay na nabinyagan at ang katuparan pa niyan, pag nasa langit ka na talaga, tunay na anak ka na talaga ng Diyos. So mayroon talagang anak ng Diyos na literal, yes. Literally, meron si Christ. Pero tayo, John 1:12, binigyan karapatan lang maging anak. Okay. Follow-up question. Yung dicid na ito, para sa'yo, hindi siya literal na binhi na pwedeng tawaging semen mula sa lalaki. Yes or no? Paulit-ulit, di ko narinig masyado, Pastor. Okay, ulit na lang. Okay, ang tanong ko, yung dicid, para sa'yo, hindi siya pwede maging literal na seed na tatawaging semen na mula sa lalaki. Yes or no? So yung dicid din, saan mo pinapatukoy, Pastor? Clarification lang to, Pastor. Seed ng Satan o sa seed ng babae? Saan doon? Time stop muna, ha? Oh, gusto ko lang maklaro. Yung clarification dito sa moderator, ha? Ay, sorry, Mr. Moderator. Merong clarification dito, Pastor, kung saan daw pumapatungkol doon yung seed. Tama ba? Kung sa Satan ba or doon sa babae na seed. Okay. Pastor, kinaklarify mo or continue ka sa pagtatanong mo? Oo. Yung tinatanong ko, Sir Moderator, sa kanya, kasi sa Genesis 3:15, yung dicid, hindi ito tumutungkoy sa her seed na nasa babae. Sabihin, ibang binhi kasi ito dahil sabi niya, dalawa naman yung sagot niya. So ang tanong ko dito, yun bang dicid, naniniwala ba siya na ito'y hindi pwede maging literal, kundi ito'y spiritual lamang? Both. Actually, ang sagot ko dyan, both literal and spiritual yan. Kasi literal na mga anak ni Satan talaga yan according sa John 3:8. Literal, pero hindi physical. Spiritual. No? In what sense? Sa John 3:8, yung mga nagkasala, no? John 3:8, ayan, no? Sin belongs to the devil. To sin belongs to the devil. So yan ang spiritual sense. But literal yun na mga anak talaga ni Satan, John 3:10. But not physical. Next question. Yun ang sagot natin. Okay. Follow-up question. Pag sinabi ba nating literal na anak ni Satan itong dicid, wala ba silang physical? Wala. Wala. Kasi una-una, Satan is a spirit. Sabi ng Panginoong Jesucristo, Lucas 24:29, ang espiritu walang katawan, walang buto, kaya hindi talaga physical. Sabi ng Diyos yan ang espiritu walang katawan, walang buto. Okay, follow-up question. Next question. So yung sinasabihan ng Panginoon sa Mateo 23:33, na mga ye servant generation, wala silang physical. Yes or no? Meron silang physical, no? Kasi naging ano nga sila, naging anak sila ng demonyo dahil sa paglabag nila sa Diyos. Sabi nga sa Genesis 3, no, ang kanilang paglabag, yun ang naging bunga ng kasalanan. So kapag nagkasala ka, naging anak ka na ng Diablo, John 3:10. So kaya tinawag na yun na mga anak ng ulupong or anak ng Satanas kasi hindi na sila sa Diyos. Next but question. Spiritually, not physically. Okay. So, sabi mo naman, meron silang physical. So mga ayon, sabi mo, meron. Kanina, no? At sabi mo rin kanina, merong literal na anak ng Diablo. Okay. Yung bang literal na anak ng Diablo at sumang-ayon ka na may physical sila, ito ba'y sinasang-ayunan mo rin uli na talagang may mga anak ang Diablo, ma-physical at literal? Yes or no? Yes. No, kaklaruhin ko lang, Pastor, ha, kasi medyo ligaw talaga, no? Physical refer sa mga tao, no? Tao, pero hindi nagmana yung kanilang pagka-physical doon sa demonyo. Saan sila naging literal? To sin belongs to the devil. Yung spiritual yun. Pero yung physical, yes, yung tao talaga may physical. Pero yung pagiging physical nila, hindi nagmana doon sa demonyo. Yun lang nagkakasala. Next question. Next question ko sa'yo. Maniniwala ka ba na
sinasabi ng Biblia na may mga ipinapanganak na mga kinapal na sila'y hayop sa physical? Well, Mr. Moderator, mag-object na lang muna ako, Mr. Moderator. Time stop, time stop. Okay, objection, bro. Yes, kasi medyo ang layo na talaga ng mga tanong, Mr. Moderator. No? Sinasagot ko na lang para malinawan na yung physical at spiritual about sa pagiging son of devil, no, yung anak ng demonyo. Pero sa katanungan niya ngayon, parang ang layo na sa topic, Mr. Moderator. Pabalik na lang tayo na si Cain ay anak ng serpent or hindi anak ni Adan. Doon okay. Tayo mag-focus. Counter objection doon, Pastor, or mag-change question ka? Sige, next question na lang ako. Proceed. So naniniwala ka naman, Brother Junril, na yung seed, yung di-seed, yan ay tinatawag na sira na tumutukoy sa offspring o mga inapo o sa child? Yes nga, si John na nga mismo nagpaliwanag, sinagot ko na nga yan, John eh. Meron talagang tinawag na children, devil's children, but not physical nga. Spiritual pa sa paanong paraan, John 3:8, to sin. To sin belongs to the devil. So hindi talaga physical, Pastor. No? Yes, literal na naging anak ng demonyo ang mga nakakasala, but not physically, spiritually. Next question, next question. Next question. Kung ang tao ay katawan, espiritu at kaluluwa, alin yung spiritual na anak ng demonyo diyan? Yung body, yung spirit o yung soul? Well, spiritually, I mean spiritually yung gawa, no? Yun ang point ko doon ha, yung spiritually yung gawa. Pero siyempre, ang gumawa tao physical, subot siya na nagiging anak siya ng Diyos. Okay, sorry. Ng Satan pala. Okay, so diyan natatapos ang second stage ng ating debate, mga kapatid. At dako tayo sa final conclusion, mauna dito si Junri ng Roman Catholic bilang negative. 5 minutes, bro. Isaset ko lang yung time mo. Yes, maraming salamat, Mr. Okay. Moderator. 5 minutes, bro, bilang negatibo na si yes. Si Cain ay hindi anak ni Adan. Your time start now. Okay, so maraming salamat, Mr. Moderator. Maraming salamat, Pastor Val. No? So bibigyan ko lang ng lino, hindi talaga maunawaan ni Pastor Val. No? Literally, physically, spiritually, parehas yan, lahat yan. Sa paano nagiging anak ng demonyo ang tao? Not physical, no? Pero literal na nagiging anak ng demonyo ang tao sa paanong paraan? Spiritual. Sa paano, ano yon? Pagkakasala, John 3:8, no? So para maklaro lang talaga ni Pastor Val, kasi parang hindi talaga maunawaan ni Pastor ang Biblia eh. So tulong ko na lang sa iyo to, Pastor, para maunawaan mo, Pastor, no? O ito yung spiritual sense. No, na nagiging anak ka ng Diablo dahil sa kasalanan. Kaya nga sabi sa 3:10, sa John 3:10 nga tinawag na devil's children yung mga nagkakasala. Literally, no? Yung nagkakasala literally nagiging anak ng Diablo, but not physically. Dahil tinanong mo nga ako kung hindi ba pwede maging physical na anak ang tao ng demonyo, sabi ko, yes, bakit? Sabi ng Panginoong Hesukristo, no? O tingnan natin, ang basahin natin ang pahayag natin Panginoong Hesukristo sa Lucas 24:39. Alam naman natin na ang demonyo, espiritu yan, no? Alam naman natin yan, o ano ba ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa 24:39, no, ng 24:39 ng ayan. Oh, hindi pa pala napasok ng Lucas. So ito yung sinabi ng Panginoong Hesukristo, no? No, ayan, no. A spirit hath no flesh and bones. Kaya paano maging physical kung ang espiritu walang laman at buto? Hindi physical. Spiritual, but literal na nagiging anak ng demonyo ang tao kapag nagkasala. So that means hindi lang si Cain ang naging anak, ang lahat ng nagkakasala. Pero hindi lahat ng nagkakasala ay inanak ng serpente o ng demonyo o ni Leviathan physically, kasi nga wala siyang laman, wala siyang buto, kasi espiritu ang demonyo eh. So sana, Pastor, makuha mo yan, Pastor, no, para
makatulong sa iyo, no, kung ano talaga ang proper exegesis ng Biblia, na hindi tayo sa ating sariling karunungan lang, kasi aminado ka ng mga ganina pastor na hindi tayo dapat manahan sa ating sariling karunungan, no? Proverbs 3:5, lean not by your own understanding. Ngayon, balikan natin yung issue kung si Cain ba talaga ay anak ng Diablo or ni Satan or ni Cain or ni ng serpent or ano pa, Leviathan or ni Adan. No? That's 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Moderator. So balikan natin Jewish Bible kasi sila naman nagsulat eh. Babalik-balikan ko to, Pastor, kasi para makuha mo yung tamang unawa sa Biblia, no? Mga Hudiyo na mismo nagsabi, sila ang nagsulat ng Biblia, Pastor, hindi tayo, nagbasa lang tayo. Tandaan natin, sila ang nagsulat, sila ang may karapatan magpaliwanag. Kanino nagkaroon ng sexual relation, si Adan o si Eva? Kay Adan. Sabi diyan, the man had sexual relations with Hava. Si Hava, yan si Eva, his wife, no? She conceived, gave birth to Cain. Ayan. Ang mga manunulat na mismo, Pastor, tayo nagbabasa lang. Tandaan natin, Pastor, sabi mo ganina, dapat maniwala tayo na hindi tayo manahan sa ating sariling karunungan. Tingnan natin ang salin ng mga Kristiyano. O, salin ng mga Kristiyano. Adam and Eve had a son. Then Eve said, I'll name him Cain. No? Tapos sabi pa dito, because I got him the help of the Lord. No? Ang Diyos ang tumulong sa kanya. Then in what sense, in what way? Sabi ni Isaias, the Lord who formed you in the womb. So ang nag-form pala ng tao sa sinapupunan ang Diyos. No? And then again, ayon sa mga Hudiyo, si Cain is a man. Mankind. Sabi naman ng Diyos sa Isaiah 45:2, it is I who made man the earth and created mankind on it. Ang Diyos, hindi na naman ang Satan. So, ito ang proper exegesis, Pastor. No? Wag natin gamitin ang sarili nating kaunawaan, Pastor. Dahil kahit ikaw, aminado ka. Aminado ka kagaling na sinabi mo, yes, sinabi sa Bible, no, na si Cain ay anak ni Adan. Sinabi mo yan eh. Time. Maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na si Cain nga ay hindi anak ni Adan. Pastor Val ng End Time Church, your time start now, bro. Okay, maraming salamat, Sir Moderator, ano, sa conclusion na tayo. At hindi naman natin talaga pinipilit kung hindi makita ng ating katunggali na binabanggit sa Isaiah 42:9 na ang sabi rito, in new things do I declare. So ang Diyos magdi-declare siya ng mga bagong bagay. Kaya hindi ito nabalansin ng ating katunggali kasi ang gusto niya laging mga lumang bagay lang. Eh sinabi ng Diyos may mga bagong bagay eh. So kung may narinig siyang bago sa atin, sa affirmative, may narinig siyang bago, eh hindi natin siya mapipilit kung parang nalilito siya doon. Pero ang Diyos nag-declare na hindi lang yung mga old things, kundi nag-declare siya na may mga new things na ipapahayag ang Panginoon. So dito, sabi niya kanina naman eh, hindi ba daw tayo naniniwala sa mga Jew, sa mga Hudyo? Naniwala naman tayo sa mga Hudyo eh. Kasi nga sabi nga sa Romans 11:25, blindness in part is happened to Israel. Kaya nga ako, naniniwala ako na nasa pagkabulag ang Israel. Ang mga Hudyo nasa pagkabulag. Yes, nasa pagkabulag na kondisyon sila. Kasi nangyari din naman sa kanila ang pagkabulag. Eh. Kaya hindi tayo basta-basta maniniwala na porque sinabi ng Hudyo, eh, tama na yan. Kasi kung nasa pagkabulag yan, eh di magiging pagkabulag din ang tatanggapin natin. Ano? So dito makikita natin na tinanong naman natin siya kanina, na patungkol sa thy seed kasi hindi niya makita yung seed, no? Ang binabanggit talaga doon sa strong semen. S-E-M-E-N, semen. Kumbaga sa Tagalog, excuse me sa nakikinig, yan yung likido na lumalabas sa lalaki, yung semen. Semen, yan yung likido na pumupunta sa ovary ng babae o sa kanilang sinapupunan, yung mga ganung bagay. Semen ang binanggit doon. At dinagdag pa dyan na yung thy seed, semen, offspring, descendant, mga ina po, mga tao ito eh. Diba?
So galing sa semen yon, binabanggit yung diseed. Kaya doon sa sinapupunan ni Eva, may dalawang seed, diseed in her seed. So physical, yes, physical. Naging physical yon, kasi yung semen nabuo yan eh. Nabuo sa sinapupunan ni Eva. Kaya nga nung nabuo yan, ipinanganak si Cain, ipinakita lang ni Cain kung anong semen siya, kung anong gene, kung anong seed. Diba sabi ng Panginoon doon sa Genesis chapter 1, verse 10 to 11, tataglayin ng binhi ang kanyang pagkabinhi ayon sa kanyang uri. O tama, binanggit ni Strong, diseed, yung diseed semen. May pinagmulan yung likido na yon, likido o libido, na nandun sa womb ni Mary kasi her seed in thy seed, bagamat prophecy last 2 minutes na nangyari kay Kristo, pero merong actual na nangyari sa Eden. Ipinakita ni Cain kung ano ang kanyang pag-uugali at kung sino ang tatay niya, no? Kaya dito makikita naman natin, mga kapatid, yung mga bagay na yan na itong si Cain, pag ibubuod natin yan, ay makikita natin na hindi talaga siya anak ni Adan, at makikita natin yon dahil ipinakita yon ng kanyang kalikasan, at nakita natin na si Eva ay nakipagtalik talaga sa ahas, sa hayop, sa beast, bago ito nakipagtalik din kay Adan. So yan talaga nangyari dyan, no? Kasi binanggit niya semen eh, yung diseed, semen yon. Okay, so nakipagtalik talaga si Eva dun sa beast, dun sa serpent. Beast kasi siya nung una eh. At merong pandaraya doon, nadaya siya, kaya sabi niya, the serpent beguiled me, dinaya siya ng maling binhi. So binhi yung pumasok kay Eva doon, at ang ibinunga ay si Cain. So yan, makikita natin na napatunayan natin sa pamagitan ng mga ebidensya sa Biblia, wala sa talaan ng lahi, hindi siya kasama doon sa mga anak ni Adan na binanggit, nakabukod, kasi iba naman talaga ang tatay niya. At ang Diyos, iniingatan niya ang Biblia na huwag malihis. So hindi ipinahintulot ng Diyos yan na masama si Cain sa talaan ng lahi ni Adan, kasi hindi nga anak ni Adan yan si Cain. Alam ng Diyos? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos yun, kaya hindi na yan ipinasama. So malinaw po, mga kapatid, ang conclusion natin dyan na dahil wala sa talaan ng lahi at sinasabi doon may mga anak ng Diablo, kahit mabasa naman natin yan sa Jude chapter 1, na may mga taong ipinapanganak na talagang hayop. So na, pag sana mabasa niya rin yung talata na yan, ano? Na ito'y mga kinapal na walang bait, ni hindi nga nila nauunawa, mayroong mga bagay na hindi nila nauunawa pero hinatulan nila. So maraming salamat, Sir Moderator. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between End Time Church and Catholic, mga kapatid, sa topic na patutunayan ko na si Cain na hindi anak ni Adan. Affirmative natin sa Pastor Val ng End Time Church, at negative naman yung ating CFD na si John Ray. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat at doon sa ating mga manonood at baka kapanood pa nito sa ating mga review, no? At yung mag-upload pa sa ibang platform. So unahin natin si Pastor Val. Pastor, salamat. Unang-una, no, magpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang habag at biyaya na siyang aking binhi na royal seat. At salamat ganun din sa mga sa FB o nasa live at sa mga ating kapwa Pilipino sa panig ng mga Roman Catholic Church member. Magandang gabi sa inyo. Ganun din sa ating moderator, si Rasya, at ganun din sa ating kadiskusyon sa Banal na Kasulatan, si Junril, ng isang Roman Catholic, at binabati din natin siya. At nawa ay marami kayong natutunan at naidagdag na pwede ninyong pakinabangan. So narito po ang inyong kapatid sa Panginoon, si Brother Val Polanco po. At willing naman po tayo sa mga nakikinig dyan na kung gusto nyo ng parang personal Bible study, pwede rin po patungkol dito sa kalagayan o kay Cain sa paksa na tinalakay namin. At maraming salamat sa Punto por Punto at ganun din sa Russia TV. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Siyempre sa kay Bro John Riden, bro. Yes, maraming salamat Mr. Moderator, no. So to God be the glory, no. Maraming salamat sa lahat.
no, na lumahok kayong gabing ito sa pag-uusap namin ni Pastor Val, no, sa unawa kung sino ba talaga ang anak ni Adan at kung si Cain ba talaga ay anak ni Adan o hindi, no. So naway na liwanagan ang lahat, no. Ngayon nasa inyo na po ang hukom kung sino po sa inyo ang nagsasabi ng totoo o sa tingin niyo ay tama, no, si Pastor Valer ba or ako. So magpapasalamat din ako kay Pastor Val, no, sa maayos na kanyang harap dito sa punto por punto, maayos na pagtatanong, hindi magulo na pastor, napaka-smooth lamang po niya, no, nakausap kay ano din kay syempre kay Bro Rush na napaka-gentle din na moderator, napakagaling na mag-moderate, napakapatas, no. At yon, siguro sa hiling ko kanina, no, or yung inaasahan ko kanina ay nangyari naman. So maraming salamat talaga sa Diyos na pumagitna para hindi magkaroon ng kaguluhan or anumang hindi pagkakaunawaan, no, between us ni Pastor. So napakaganda nung discussion namin. Smooth ang ano ang pag-uusap at naway lahat ay naunawaan ang bawat punto po namin ni Pastor. So again, God bless po sa ating lahat and maraming salamat sa ating lahat din. Back to you, Mr. Moderator. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta. At syempre, dito din sa punto por punto na lagi kaming naging open, no, bilang bisita. At maraming salamat din sa pag nag-streaming ba? Ako streaming dito sa debate na ito. So, kung gusto niyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin directly or maghamon man sa ating mga debatista ngayon. Nandito si Pastor Val ng End Time or si Brother John Rin ng Catholic. Pwede kayong mag-PM sa akin. Baka makatulong ako na mag-mediate sa inyong nalalapit na mga debate. Basta sumasang-ayon lang kayo sa mga patakaran namin. So, yun. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Madre Russia. Madre Russia. Bro. Oh, yeah, buti andiyan ka pa. Bakante ka sa December 9? Tingnan ko bro ha, December 9. Oh, kasi magkakaroon ng talakayan sa pagitan ko tsaka ni Cesar Baladad. Wala pa akong moderator eh. Okay, tingnan ko bro ha, December 9. Anong oras 'yan, bro? December rin, alas 8. December 9, alas 8. Sabado pwede pa rin, Sabado. Pwede. Okay, ipaschedule ko yan, yung aming dalawa ni Cesar Baladad. Sige bro, ipm mo na lang sa akin bro, yung topic bro. Oh, sige. Thank you. Thank you din, out na siguro kami, maraming salamat. Okay, thank you Brother Russia. Ayun, so yun na po ang nangyaring talakayan sa pagitan ngayon ni Brother Junry at saka ni Pastor Valer. Pero bago muna yan, alas 10 na po ng gabi, bigyan ko muna ng konting commentary si Brother Romel Palma kung gising pa. Brother Romel Palma, meron kang gustong ibigay na commentary? Mukhang tulog na. How about Brother Angel? Yes, bro. So, nandiyan pa ba si Pastor? Mukhang wala na. Out na yan. So, congratulations, bro, John Ray. No? At napansin niyo yun, yung ang mga salitan. Basta ako, naniniwala ako. So, puro naniniwala ako. So, yun po, napatunayan natin sa susunod yung sana naman, no, ito yata yung isa sa pinaka ano na parang ni isang batayan, kahit isang batayan.